Ang kwento ng bawat hayop ay nagsisimula oras na ipanganak sila. At nagtatapos kapag wala na silang buhay. Pero may paraan raw para masigurong tuloy-tuloy ang henerasyon ng kanyang uri. Ito ay ang kakayahang ipagtanggol ang sarili at tagumpay na makapagparami. Samahan ninyo kaming alamin kung gaano nga ba umiikot ang buhay sa mundo ng mga ilang. Sa wild, kahit ang mga pinakamababangis na hayop kagaya halimbawa ng mga buwaya ay nagsisimula in their most fragile stage bilang mga itlog. Ilang minuto mula ngayon, inaasahang mapipisa ang mga itlog na ito. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula ng mga itlog sa parting ito ng lupa, ang isang babaeng bukarot o Philippine freshwater crocodile. Ilang saglit pa, unti-unting napisa ang isang itlog. Pero hindi lang ang inahing bukarot ang nagbabantay sa pugat. Nakaabang rin sa paligid ang mga tropical fire ants. Yung mga eggs ng crocodiles, para din yung mga itlog ng mga ibon, ano? Meron silang liquid sa loob na tinatawag nating albumin. Naamoy ito ng mga langgam tulad na ng mga fire ants. Grupo kung umatake ang mga fire ants. Kaya naman, oras na masira nila ang shell, wala nang kawala ang batang buhaya. Kaya naman tagumpay na maituturing ang bawat itlog na ligtas na napipisa. Lalo na't critically endangered o malapit nang maubos ang bilang sa wild na mga Philippine crocodile. Sa Tawi-Tawi, isang dambuhalang saltwater crocodile ang madalas makitang palutang-lutang. Ilang saglit pa, mas bumilis ang paglangoy ng buhaya na parang may sinusundan. Hanggang sa nagpakita ang isa pang mas maliit na buhaya. Dito namin na-confirm na yung pinakamalaki na nakita namin doon is the male and the smaller one is the female. Ang pag-iikutan ng dalawang saltwater crocodile ay isang courtship behavior o pagliligawan kung saan susubukang habulin ng lalaking buhaya ang babae. Sa buong buhay nila, madami silang mga pagsubok na pinagdadaanan. Yung kanilang skin at ang kanilang laman ay kinukuha. Pinapatay sila para gawin at itinda sa merkado. Pinapatay din sila dahil sa takot ng mga tao sa mga buhaya. Hinuhuli sila at ginagawang alaga. Napakaraming banta. Pero kung titignan mo, iisipin mo, wala naman silang ibang gusto kundi kumpletuhin at tapusin yung life cycle. Pagdating sa pag-aalaga at pagprotekta sa mga anak, wala na yatang hihigit pa sa kayang gawin ng isang ina. Sa mundo ng mga hayop, hindi na rin bago ang ganitong eksena.
tayo mga tao, we are mammals, you know. Mammals coming from the animals that has mammary glands that produces milk to care for our young. And we can compare ourselves with the other mammals such as the ones that we have documented in the wild. Kung may isang katangian na mayroon ang karamihan sa ating mga mammals, ito ang kakayahang alagaan at gabayan ang ating mga anak habang lumalaki. Yung kagwang o yung Philippine flying lemur, ano, napaka-secretive nila. And yet, they have this unique ability to glide. Sa isang pambihirang pagkakataon, nasaksihan ng aming team ang pagsisimula ng buhay ng isang kagwang o Philippine flying lemur sa Bohol. Sa unang tingin, aakalain mo lang na naglambitin sa puno ang flying lemur na ito. Hanggang sa parang may bumubukol sa kanyang puwerta. Nanganganak na pala ang flying lemur. Yung mga kagwang, isang beses sa isang taon lang sila manganak. Minsan, hindi pa because of all the threats that they experience in their natural environment. Kaya yung makakita ng isang mother and child sa isang lugar kung saan nabubuhay ang mga kagwang is very rare. Yung mga tarsier, napakahirap hanapin sa wild because they have very keen sense of smell at yung kanilang mga mata na napakalalaki na kaya tayong makita kahit malayo pa lang. Plus, the fact that they can easily maneuver in the jungle by jumping from one tree to another. Dagdag pa natin sa abilities nito is yung kanilang capability at yung kanilang nurturing ability to take care of their young. Sandaling lumayo ang aming team. Naramdaman siguro ng nanay na tarsier na wala nang nakamasid sa kanila. Unti-unti, niluwagan niya ang pagkakayakap sa kanyang anak. At tuluyan ng nagpakita ang baby tarsier. Very rare na makuhanan because of their elusive characteristic and their very protective nature sa kanilang mga anak. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, hindi aalis ang batang tarsier sa tabi ng kanyang nanay hanggang sa matuto na itong kumain at mamuhay mag-isa. Minsan, kahit gaano kaingat ang magulang, nalalagay pa rin sa peligro ang kanilang anak na inaalagaan. So yung pagiging isang nanay ng isang flying fox ay hindi biro. Dahil habang nakasabit ito, kailangan niyang protektahan yung kanyang baby na hindi mahuhulog at yung sanggol naman, is, you know, it's trying to cling for its dear life. Kailangang higpitan ng batang flying fox ang kapit dahil sa taas ng lipad ng kanyang nanay. Minsan, hindi maiwasan na mauhulog itong mga babies na ito dahil sa kanya-kanyang dahilan. Baby pa ito, kawawa naman. Isang ebidensya na sa young bats, when they fall, namamatay na sila dito. And makita mo ito, baby pa ito. So it's really a cycle. We can't save every baby flying fox, but some of them goes back to nature. Kinukonsumo sila ng mga ibang hayop.